Nung nag-start kami sa Iowan ASAP, gusto ko talagang, I wanted to be the best there. Pero all I had to do was take a step back and realize, nandun naman si na Kuya Robbie, Maymay and Donnie, that I could learn from. And hindi naman solo act yung Iowan, eh. Lagi may co-host, lagi may grupo. Hindi naman ikaw yung show, eh, yung guest yung importante, hindi ikaw. So, I guess my advice to the yung global star dreamers is don't come into a competition, don't come into anything with the aim of being the best straight away. Come with the aim of growing to and learning to be the best. Never stop learning. Kasi pag hindi mo alam, anong gagawin mo? Alam mo dali niya ka lang, siyempre mag-learn ka. Ayun lang po. And last question for you guys. So, as a love team and a host sa Star Hunt, kailangan syempre strong yung chemistry nyo. And syempre may pakilig factor, ganyan. Anong, so Maymay, anong ginagawa ni Edward nowadays na pinaka nakinikilig ka for you and vice versa? Very good. Piga ka na kilig. Kapag lagi niya akong sinusurprise, hindi yung surprise, this is for you. Parang yung mga hindi ko alam na may ganun pala siyang side. Ayun, nakakilig po yun. Ano yun? Example, interested din ako, gusto mo naman. Example po, example na nabasag po yung perfume ko, binasag ng pinsan ko. Tapos, hindi ko alam, hindi niya alam na nabasag. Tapos biglang parang may narinig ata siya, tapos biglang kinabukasan, meron na. Hindi alam! Ayun po, nagsusurprise siya lagi. Tapos, hindi lang siya, pati yung tatay niya. Yung tatay mo kasi yung bumili ng perfume. For me, the thing that Maymay does, that always makes me happy, hindi necessarily kilig lang. Sinasabi niya lagi niya, proud siya sa akin. Yan. Kasi there are very few people, if you have 1,000 people na nagsasabi na proud sila sa'yo, but you don't know who they are, hindi naman kayo close. It's not the same as one person that you care about saying, proud ako sa'yo. And, yun lang. Maymay always knows. Kasi iba, my family doesn't know eh. Pag nasa set kami, pag nasa stage, nag-host, they don't know the struggles, they only know afterwards or beforehand. They don't see what goes on in between. Si Maymay, siya yung lagi kong kasama pag nagtatrabaho kami. So alam niya yung struggles. So, if I manage to get past it, sinasabi niya, proud siya sa akin. Happy ako. Thank you. Thank you po. Thank you, Sam. Si Sam nakinilig din. And our last set of questions will come from Kate Adahar of Random Republic. Hello. One question ko lang, ano yung challenges sa pag-host na? Ano challenges at saka yung mga na-enjoy niya sa pag-host? Challenge. Sa pag-host, mahirap po pala ang hosting. Simula po nung nag-host kami sa Chill Out, hanggang sa napunta kami sa I Want ASAP. Buti na lang talaga nandiyan si Kuya Robbie para i-guide kami. Kasi minsan po, yung script namin, minsan late, minsan nga, meron nga yung wala doon, no? Siguro yung pagsala namin, tsaka po yung dyan yung script. So hindi namin alam po. So bago yun, ginagawa namin ni Dondo, dapat i-research mo talaga kung sino yung mga kasay mo, magiging guest mo, tapos nag-research ka? Hindi. Oo, pinapa-research ko. Hindi, kasi ito yung setup namin. Si Maymay, hindi siya nagbabasa ng script. Ako yung lagi nagbabasa ng script para alam ko yung flow. Para alam ko kung sino yung guest. Yung mga formal, yung seryosong questions, ako yun. Si Maymay yung banter. Yun ang setup namin. Kaya maganda yung... Kasi minsan, hindi Maymay... Kinik si Kuya Ann. Parang pinapromote niya, nagpapasalamat siya. Sorry, hindi naman nagpapromote. She's promoting an MMK. Okay lang lalabas. Oh, kahapon. Lumabas na. So, yung mga ganun. So, minsan hindi siya nag-research. Pero, that's one of the most fun things yung... You don't plan something to happen, pero nangyari. Isa pa po sa pinakamahirap at challenging kapag nag-hosting ka, kapag kung sino yung guest mo. Example, Miss Regine Velasquez, Miss Sara Yoni mo. Tapos nandun kami sa ayaw, sabi mo, ano nga yun, nakalimutan lahat.
mabablock ka po talaga. Meron tayo na mabablock ka talaga, pero buti na lang pag may kasama ka, may sasalo sa'yo. Ayun, maganda, mas may, taot talaga, maganda kapag may kasama ka. Hindi yung dahil sa naglagan niya, naisip ko lang ngayon. Lagi kayong magkasama for the past 3 years. Kasi sabi nila, yung familiarity breeds contempt. Pag lagi ano breeds? Pag maglagi daw magkasama, mas mataas yung chances na magkainisan. Kayo ba ngayon, alam niyo natansahin yung isa-isa? Ay, opo. Opo, as in, it's a double, ano yung double-edged sword ba yung tawag dyan? Double chin. Hindi ko alam dahil, uy, bakit napunta rin sa double? Paano napansin na? Kasi like there are times, of course, it works well, but when we're happy and we're having fun, maganda yung episode, excited kami, everything's going well. When we're angry at each other, just kailangan na, akong peke na, I promise, makikita nyo talaga yung difference. Pero, ganun kami, nahihirapan kami kapag sunod-sunod yung mga nangyayari. Kasi ang lagi namin gusto, syempre lahat naman po tayo gugustuhin natin, isa lang yung focus po natin, di ba, para mas mapaganda. Pero parang pag tatlo po ang binigay sa'yo, like sa example, I want asa, may asa live ka pa, sasayo ka pa, tapos may nag-host ka pa. So paano mo man yun eh, ganun-ganun. Kaya nung nag-asa live, ala, sayo ka diya, sayo. Pero pagpunta dun sa ano, sa hosting, hindi mo na alam, nakalimutan mo. Hot. Kasi yung focus mo nandun sa prod. Opo. So minsan, hindi ka makaka-focus sa isip yung guest ko. Naiinis na siya, pero hindi pala, may iniisip lang wala siya. Kaya naiinis na din ako! Paano nyo nalalaman din kung kailan kayo mag-space, magkakaroon ng space again? Feel it out. Feel it minsan. Kasi my and I, over the last 3 years, we're still learning ha, kasi mahirap talaga. Pero may mga times na alam naman, hindi. Cut off muna ako. Kasi dati po, siya yung solo na, please, let's talk about this. Oh my God, he's very expressive, oh my God. Because he's an American boy. Ay, you're an American, you're a Germanian boy. British boy, British boy. Ay, so British pa lang. Oh, sorry, British. British yun kasi. Yun mga tipo mga British. Wala, solo. Tayo kasi mga Pinoy, hindi ko alam ko ha, pero halos yata, iniipo natin, tapos sasabog na lang tayo bigla. Dapat pala hindi ganun. Tapos siya naturo sa akin. Ngayon, nagbaliktad na kami. Hala, hindi ko alam. Natuto ko sa kanya. Ngayon, siya na naman yung ganun-ganun. Hala. Tapos ako naman, hey, let's talk about it. Hindi kasi may yung mga ganun sitwasyon, it can't be inside of work. If I have something that I don't like about my mind na ginawa niya sa, for example, I want ASAP. Tapos may gagawin pa kami. Ayaw ko muna sabihin kasi if I let it out, and it's work, it's time to work. Mahirap talaga yun. No work! It's not working! Oh, like this, oh, no! No work! It's not working. Kasi ganun ako dati! Tapos ngayon! Okay, lalabas na! Thank you po! Ayun ako, ang saya ng kwentuhan natin, pero we have limited time, kaya marami!